Daba kasi ako makain sa kahit gusto ko sutigaw nung kasi ang aga aga pa dito sa amin. Wala pa kala sa isa ko makain. Yung 5.20 pa lang. Nagising ako kasi nag-notify sa akin yung tropa. Tumawag sa akin. Sabi niya sa akin, congrats daw. So, bakit? Kasi sabi niya, na-reach mo na yung 1K subscriber. So, yun, no? 1K subscribers, no? So, compared man sa ibang YouTube vloggers, napakarami na yung subscribers. Pero iba pa rin yung feeling na meron ka na-reach na milestone sa pinagagawa mo, diba? Tulad ko. So, maraming salamat sa inyo mga insan sa suporta. So, dahil dyan, nahanap ako ng trip natin ngayon. Ginanahan talaga ako mag-video, no? Ginanahan ako mag-isip ng content. So, dyan lang kayo mga isa, hanap tayong trip. Pero bago lahat, magpe-prepare muna ako. Kasi Lunes ngayon, wala ka makagap pumasok. No? Good vibes tayo ngayon. Kasi lahat ng bagay, no? Sabi nga nila, no? See the good. See the good in all things lang mga isa. So, dyan lang muna kayo. Ha? Ito na ako sa baba namin. So, naisipan ko muna pagluto na almusal yung pamilya ko. No? So, minsan lang naman eh. Hindi ko alam kung ano yung luluto ko. Pero ganito pala yung feeling, no? Kapag talagang yung mga milestones, no? Na may nare-reach ka na. So, mga insan, any milestones, no? Worth it kapag sineselebrate nyo. Kahit anong milestone yan, no? Kahit anong maliit na bagay, kung gano'ng kalaki, hindi man gano'ng kalaki, pero... Ginagawa mo! Basta pag may nagagawa ka, may nararating ka sa ginagawa mo, celebrate mo. No? So, huwag mong hayaan na mabaliwala yung mga milestone, no, na nagagawa mo sa buhay mo. No? So, ano yan eh, step yan patungo sa isang bagay na mas malaki. Magpasalamat tayo sa Diyos, no, binibigyan tayo ng pagkakataon na ma-reach natin yung mga ganyang bagay, no. Magpasalamat tayo kung pupali mo mga kayo dapat magpasalamat, no. So, good job, no. Good job. Definitely, no, hindi ito yung katapusan. Kung iniisip nyo ito na yung katapusan ng ang mga narating natin sa YouTube. Nagkakamali kayo. So, malaking bagay pa yung marating natin dito. Sama-sama lang tayo mga isa. No? Hindi ko pa nga napapakalala sa inyo mga tropa ko. Pag nakilala nyo pa yung mga tropa ko, baka ewan ko wala. Road to 50k subscribers na to, no? So, dyan lang kayo. Dyan lang kayo. So, ayun mga isa, no? Sa kasamang palad, walang mga Ricardo sa bahay. Bala ko sana magluto ng sinayag tsaka adobo. Walang Ricardo, so naisipan ko, bibili na lang ako ng almusal. Sayang, nasa mood pa naman ako magluto, no? Ay, nako. Dami na agad tao sa labas. Bruh. Magandang umaga sa inyo, mga insan. Good morning. So, good vibes tayo, no? Good vibes na good vibes ako ngayong umaga. Sarap sa pakaramdam, no? Milestone! Ginagawa mo! Ano kaya gagawin kong trip mamaya? No? Bala ko pa naman sana na bugtong-bugtong edition na naman natin, no? Sa panibago ba o pangalawa? Kasi yung unang-unang bugtong na ginawa ko tungkol kay Eric eh. Tinanong ko siya, hindi siya nakasagot eh. Lasyong bag eh! Tanong natin sila. Tapos pag nakasagot sila, meron silang reward. No? Meron silang pabuya. Kasi total, naka-reach naman ako ng milestone. No? So, good vibes eh, no? So, iba talaga pag si Boss G, good vibes, no? Nagbibigay ng mga pakonsuelo, ng mga padulas. Abangan nyo yan, abangan nyo yung bugtong-bugtong, no? So, pero ngayon, bibili muna ako almusal, tapos ay siyempre magpe-prepare pagpasok. Nakakabili ko yun ng almusal. Ito yung nabili ko, no? So, ayan. Fried chicken, sinangag, sotanghon. Ito, palabok, caldereta, lugaw, sopas, pansit canton. No? So, siguro okay na yun para sa amin, no? Kasi, parang ako lang naman malakas kumain doon sa amin. So, ano masasabi mo sa mga kape mo sa Mobile Legends? Good morning sa inyo mga isan. Ako, good vibes ako, no? Kasi meron ako na-reach na milestone.
Pero itong babaeng to, ha? Bad trip ang aga-aga. Ang bobo, tignan mo! Bruh. Ang bobo ng mga kakumpigo. Alright! Good morning! So, sa alas nga pala sa lahat ng mga naglaro ng Mobile Legend dyan, kung may pagkakataon kayo, laro tayo minsan, add nyo ako sa Mobile Legend, no? Ang ID number ko, 26161734. Mainsan! Galit na galit! Gusto manakit! Isa lang solusyon dyan natin, baby. Bumili ako ng almusal. No? Ang binili kong almusal, yung paborito mo. Ano? Sopas. Yun! Yeah. Dalawang order ba yan? Sobrang bad trip mo, gusto mo kumain ng marami. Yan, yan tayo eh. Minsan, tapos na ako maghanda sa umaga, mag-almusal, maligo, kung ano pang ginagawa ko sa umaga, mga orasyon natin. So, Lunes! Kailangan bago tayo sa office, Ina. O, para maayos yung simula na linggo natin, no? Para hindi tayo malait buong linggo. No? May ganun akong paniniwala. Pag late ka sa Lunes, malamang sa malamang, sa ibang araw ng buong week, malalate ka. So, let's go. Tara na. So yun, mga insan, nandito na tayo sa opisina. Wala pang tao ngayon, maaga pa. So, set up na ako, no? Ito yung gamit natin. Asus. Asus number 1. No, pagdating sa mga laptop, meron talaga maaasahan dyan, no? Asus, na pagkatrabaho ko sa opisina, ganyan. Ito yun, puting book ako. Wow, good morning! Good morning! Meron na tayo kasama sa opisina ngayon. No, so, ito mga kasama natin sa opisina. Ito po si, mga isan, ito si Jerica. Hoy! Hi! So, ito yung kasama natin iba. Yan si Julie. Hi, Julie! 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 Yan. Tapos, ito yung bago namin kasama. Yan. Ito na po yung... Ito na po yung isa sa mga pinakamalupit namin ng kasama. Ay, dyan ah. I-interviewin natin to. Ito, kasi siya yung mga... Siya yung... Oh, ay, muntik na malaglag. Siya yung kasama namin na yung magiging stock controller. Stock controller ba? Yes. Yun, so interviewin namin. Upo ka dito, interviewin kita. Hindi na, alika rito. Huwag ka mahiya. Dito, upo ka. Yan, alika. Good morning, dyan ah. Handa ka na ba sa magiging trabaho mo dito sa RBI? Handa ka na? Handa? Handa ka na ba ma-stress? Very, very light. So, anong gagawin mo pag may mga makakulit na, ano, na tao? Parang sinabi nila, in-order na namin kay Jenna, tap, pero parang hindi inaasikaso eh. Siyempre, sasabihin ni Kuya Pogi, aba Jenna, hindi pa pwede yung ganyan. Dapat inaasikaso mo sila. Oh, no. Pero hindi pala talaga sila nagsabi sa'yo na ano, wala pala talaga sinabi. Ayan. Recording naman eh. Ayan. Documented. No, documented. Ayun na, maganda. Dito, Pogi. So, ayun na, sige, Pogi. Dumating na, sige, Pogi. Ayan. Ayun na, sige, Tito Pogi. Ayan. Isa, no? Hindi lang ho, dapat nagtatrabaho, dapat meron din tayong sideline. Ito po ang kasama namin, no? Nagbebenta na. Ano binibenta mo? Ubitoron. Magkano yan? Ang mahal naman. Hindi na po, si Ate Julie. Si Ate Ju... Sino ba nagbebenta nito? Si Ate Charito. Mamaya, bayad ko yun. Salary deduction. Ote. Magkano yan? Magkano yan? Oh, okay, yung sideline mo, girl, ah. Siyempre. Hoy! Ako ang anak ko, eh. Aba. Umpisa na natin yung tanong ang portion natin dito sa opisina. Break time naman, eh. So, tanungin natin sila. Umpisa na natin, oh. So, meron akong tanong sa inyo. Ano, bugtong-bugtong. So, ang condition ko, kung sino makasagot, ililibre ko ng McDo.
Kahit okay, so ganito. Magtatanong ako ng isang tanong, bugtong. Pag nasagot ng kahit sino sa inyo, ililibre ko kayo ng McDo. So, pag nasagot nila yung tanong, lahat sila ililibre ko ng McDo. Pero siyempre, dahil tatlo sila, tatlong ulo mag-iisip, kailangan papahirapan natin sila ng contest. Pero, ang sagot dito mga insan, nasa loob na ako sila. So, ayun ha. A game. Game na kayo. Ay, handa na kayo. Handa na kayo. Bugtong, bugtong. Pagkagat ng madiin, naiiwan ang ngipin. Ang sagot. Ha? Rastay, saan naman pinta? Pagkagat ko ng madiin, naiiwan ang ngipin. Ayan. Tama, tama. Pero, staro practice pa lang yun. Rastay, may tanong ako sa'yo. Pag nasagot mo to, ililibre kita ng tanghalian ngayon. Ha? Ano nga? Ito. Butot balat, hindi lumilipad. Bugtong bugtong, butot balat, hindi lumilipad. Ha? Wala, wala kang tanghalian ngayon. Nyo, pag nasagot nyo, kahit sino sa inyo makasagot. Okay, sa inyong apat, tigpa 500 kayo. Oh! Ano Tagalog ng feet? Feet? Oh, tatlong tanong to ha. Ano Tagalog ng feet? F-E-E-T. F-E-E-T. Paa? O, oh, tama. Isa na, ha? Pangalawang tanong. Dito muna, Raste. Ano Tagalog ng tit? Ipin. Ipin. Tama. Pangatlong tanong. Pag nasagot nyo to, tagpa 500 kayo. Huling tanong. Ano Tagalog ng meat? Karne. Mali. Mali. Ano? Pagkikita. Sayang, 500. Unfortunately, mga kaibigan, mga hinsa, wala nasagot. So, sorry na lang. No, kasi pinigyan ko sa inyo ng pagkakataon eh. Pero yung una, practice lang yun, diba? Siyempre, lahat naman ng palaro, may ganun, may practice lang. Ay, break time na. Break time na. Anong gagawin? Nasa si Turon Girl. Turon ba yung binibenta? Turon ba yung binibenta ni, ano, Jerica? Bukito. Ha? Bukito. Turon! 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 Bukito rin yun. Turon! Turon na. Magkano yan? 10 piso nga, paulit-ulit naman. Galit-galit, ha? Pakuha naman ako. Ano? Ano lang, dalawa. Pucha, grabe ka. Ang dami pa Bombay tumubo ah. So mga isa, natitigman natin itong turon. Mukbang, no? Mukbang tayo, short edition. Nagbebenta siya ng... Tignan mo yung turon niya, parang expired na. Tignan mo kung expired na yan! Yung itsura ng turon na binibenta mo, parang hindi maganda lasa. So pansin nyo, ayun no? Ube yung loob. Tapos na yung oras ng trabaho, nag-uwi na yung mga kasama ko. Wala na akong kasama dito. So ako na natitira, no? So, minsan ganun talaga. Kailangan mo mag-sacrifice ng oras para makatulong ka sa company. Kasi once na part ka ng company, tapos family-owned ang company, kailangan mo mag-sacrifice ng oras mo, di ba? So, ginagawa namin lahat to, no? Hindi lang ako, pati mga kasama ko rito. Kapatid ng presidente namin. Talaga nagsasacrifice kami ng oras. Kasi ang target namin, hindi lang maging isang basta-bastang company, mga insan. Ang target namin, maging malaking company. In order for that to happen,
kailangan namin mag-sacrifice para sa future ng company namin. No? So, hard work, dedication, commitment, lahat yan, elemento ng isang pagiging successful na management para mapaganda ninyo yung company ninyo. No? So, every time na mag-decide ka, alam ko na sa management ka, lagi nyo iisipin yung kapakanan ng mga tao. No? Hindi lang ng inyong sarili. Pero, kailangan, iniisip mo yung mga tao na nagkatrabaho para sa inyo. So, hindi yung pwede maging makasarili ka. No? Kasi yung mga trabahante mo, lalo na kasi sa construction, na mga insa, sa construction sector, kapag ka hindi mo inaalagaan yung mga nagtatrabaho para sa'yo, eh madali kang iiwan ng mga workers, no? Ng mga nagtatrabaho sa'yo. Kasi, nauna, kung hindi mo sila inaalagaan, hindi ka nagbibigay ng tamang benepisyo, o hindi ka nagbibigay ng tamang sahod, tapos dinadaya mo sila, hindi mo sila inaalagaan, eh huwag kang umasa na magiging successful ka. No? For the meantime, mararamdaman mo kumikita ka ng malaki kasi hindi mo lahat binibigay na yung nararapat para sa kanila. Pero hindi magtatagal yan. Excuse me. Hindi magtatagal yan. Lulubog at lulubog yan. Lalo na kung hindi mo inaalagaan yung mga nagtatrabaho para sa'yo. Lalo na kung sarili mo lang iniisip mo. So maraming ganyan. No? It's a sad reality, mga insan. Pagdating sa construction, eh, mababa yung compensation ng mga nagtatrabaho. Minsan hindi binibigay mga minimum wages, minsan provincial rate or below minimum, napakalungkot. So dapat nababantayan ng gobyerno yan, no? So dapat talaga sumusunod sa batas, no? Lalong-lalo na, no, yung mga isa sa mga disadvantages, no? Akala nyo yung mga engineer, akala nyo napakaraming pera sa mga engineer, no? Para sa mga fresh grad, advice ko lang sa inyo. Kung fresh grad kayo, huwag kayo mag-expect agad na malaki yung sahod. No, hindi totoo yan. Hindi ho totoo yan. Maaari kung nakapasok ka sa magandang kumpanya, pero hindi naman lahat nakakapasok sa magandang kumpanya, sa mga malalaking company. No, minsan nga sa malalaking company, ang sahod maliit pa rin. Lalo na kung ang napasokan mo private owned companies, tapos nagsisimula pa lang, no? Don't expect na, pero advice ko lang sa inyo, ang unang-una nyo gagawin, syempre pag-aralan nyo yung trabaho, dahil para sa inyo yan, kasi darating ang oras mo, no? Darating yung anong tinatawag natin dito, window of opportunity, no? Magkakaroon at magkakaroon ganun, no? So kailangan nakaantabay ka. Kailangan, pagka nakita mo yung opportunity, grab it. No, ganun talaga. So, huwag kayong mag-expect ka. Hindi pa kasi nabing engineer ka, madami ka ng pera. Hindi ho. Matulad din ho ng ibang trabaho yan, pinagsusumikapan yan. Pinag-iipunan, no? Nasa paghawak ng pera yan. So, kailangan, kahit ano man ang trabaho mo, matuto kang humawak ng pera. Laging magkakaroon ng opportunity. Hindi man pantay-pantay ang level ng oportunidad, pero magkakaroon ka. Pagdating ng araw, kung mag-a-apply ka man sa mas magandang position, sa mas mataas, managerial position, eh kaya mo. Nasa tamang mindset yan. No? Yung mindset mo, kailangan lagi kang positive. No? Lagi mo isipin, kaya ko to. Kahit mahirap to, kaya ko to. Walang binibigay ang Panginoon na hindi natin kakayanin. Lagi kayong hihingi ng gabay sa taas. Kung sino man ang inyong pinaniniwalaan, kasi hindi tayo pare-parehas ng relihiyon, makakahingi kayo ng tulong sa taas, eh, huwag niyong kalimutan lumapit sa kanya dahil hindi niya kayo pababayaan. So, with that being said, mga insan, that's it for this vlog. Boss G signing out. Peace. Happy 1K subs.